Blessed ba kayo mga kapatid? Ako na-bless ako sa kanta ni Sister Keisha. Thank you very much, Sister. Next time, magka-concert na lang tayo dito. Mga kapatid, okay ba ba sa inyo? Concert ng biology dito. Hindi ko maalam eh, dapat music yung course dito eh. Dapat bayon kinuha na ito. The singing doctors later on. Anyway, ang next na magsasalita po ay ang ating faculty sa AUP. Siya po ay connected sa College of Science and Technology, teaching computer-related subjects. At saka sa engineering, programming, and so on. Kung kayo po ay nakabisita sa aming website, at saka sa aming IOLIS program, isa po siya sa mga gumawa po noon. So, malaking ang kanya pong ministry sa atin. Sa church naman po, sa PIC, ay siya po ay kasama sa ating communication department. So, he's working with the internet-related activities ng PIC Church. Currently, during our services, we have online coverage ng aming worship. And by the way, ang aming attendance sa online as mas marami pa doon sa actual members na pumunta sa PIC. If we have around, let's say, 2,000 or 2,500 individuals dun sa church, ang aming online na mga bisita ay doble-doble because of the ministry of Sir Winwin Pasamba. Currently, we know that each one of us has, you know, cell phones, iPads, Androids, and so on. At ngayon, access na ngayon dun eh. So, the church actually allotted, you know, a provision that we must evangelize online. We have 3 ABM, Hope Channels, diba? And so on. So, for now, Sir Win will talk about effective online evangelism. So, I think we will learn more and he will give important tips maybe in our social accounts. Sino po ba mayroong FB dito? Right? Yan. Kayo ha? Marami kayong FB. Twitter. Ano ba bang, ano ba, Ima? IG? Instagram. Friendster, parang nawala na eh. Later on, marami pa pong darating. So, as Adventists, how can we utilize them? How can we maximize this media so that we could, you know, maximize our influence and many more people will come to our fold to the Lord Jesus Christ. Sir Wayne, okay ka na ba? Okay, so I'll give now the time. And if you have some questions, brothers and sisters, don't hesitate. And Sir Win is more than willing to answer those questions. Thank you po, Dr. Orlex. Maganda itong hawakan. Hello, my test. Thank you, sir, sa lecture. I want to start with a prayer. Let me pray. Our Father in Heaven, we ask, Lord, that you be with us. We ask that you cleanse us from all our sins. We ask that you pour your Holy Spirit upon us, Lord, so that we can be bold witnesses to the world. We praise you, Lord, for the Sabbath, for the brethren who are interested in your word. Help us, give us wisdom and understanding to use all our influence, all the technology, all that we have. And we do towards your glory to bring more people to your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Good afternoon po, and happy Sabbath. Ako po ay natutuwang makarating sa inyong church. Inaalala ko lang gano'ng ako katagal magsasalita dito. Parang gusto nilang tuloy-tuloy lang. Sige po, kung marami kayong tanong, hindi magsasalita. So, ang inasahin po ni Sir Orlex sa akin ay effective in online evangelism. Parang kung sino ako. Baka maging defective. Okay, so gusto ko lang pong ano yung, kasi maganda po yung gusto natin na lahat tayo makakatulong. By the way, are there foreigners? No? You like English? Tagalog? Halo-halo? Ay, hindi pa ako marunong mag-isay. Lahat po tayo gustong tumulong sa gawain. Amen?
Praise the Lord. At noong unang panahon, sabi sa propeta Habakuk sa verse chapter 2, verse 2, sabi ng angel sa kanya, write the vision that he who reads may run. Yung nakita niya, sabi ng angel, isulat mo. Sabi rin kay Ellen White, nung siya ay tumatanda na, kasi speaker siya, speaker, kahit sa ampak meeting, nag-speaker si Sister White. Sabi ng Diyos sa kanya, you spend more time writing. So, hindi na niya tinatanggap lahat ng appointments niya, nagsusulat siya, more time in writing. Bakit? Kasi kung nag-speaker siya, at yung mga Bible writers hindi nagsulat, nag-sermon at pinulaan yung mga palukulukong Israel. Ngayon, wala tayong mababasa. But because they followed God's instruction to write, katulad ni Jose Rizal, imbis na siya ay maghawak ng itak, ang hinawakan niya ay tinta. Diba? Mas malaki yung epekto ng nakasulat kaysa mag-megaphone pa tayo dyan kasi makakalimutan. So, ganun po ang ginawa ng Bible writers, ganun ang ginawa ni Sister White, that's why we have the Bible and we have the spirit of prophecy by God's grace. And that is what also we can do now that we can write to our wall. Yan, sa Facebook, diba? Sa YouTube, pwede tayong mag-video-video. Yung mga cellphone ninyo, mas maganda pa yan. Yung iba dyan, mas maganda pa kaysa dun. Sa camera na parang totoo. Oh, diba? Pag malaki kasi, parang professional. Pero actually, yung mga nandyan sa cellphone nyo, na mas mahal pa yata yan kaysa dun sa camera ko. Maganda na yung quality niyan. It has become very accessible. And the internet can be used by evil. The internet and the TV and the radio and kung ano pa can be also used in good things. Ang salita ng Diyos, una, nasa isip ng tao, ni Adan at ni Eva. Sinasabi lang sa mga generation. Kaya sabi sa Deuteronomy 6:7-8, at marami pa kung saan-saan, you should talk about God's laws while you are walking, while you are sitting down, while you are eating, while you are lying down, and so on. Kaya, maganda tayong mag-post ng mga salita ng Diyos sa ating mga social account. Di ba? Kasi yun ang utos sa atin para hindi natin makalimutan ang mga salita ng Diyos. Kaya po, pinag-aaralan natin kung paano magagamit. Ngayon, ang sinasabi ni Pastor ni Sir Orlex, effective. Meron akong nabasa sa writings ni Ellen G. White. Kasi po ako, nagpipreach din ako sa camera. Pero yung mga kaibigan ko, nagpipreach din sila sa camera. Ang pinagtataka ko, bakit mas marami silang view kaysa sa akin? Meron akong kaibigan, tricycle driver lang siya. Pero sa tulong ng Diyos, pinapanood ko yung Mark Finley na videos na pinapayagan tayo mag-download. In-upload ko lahat. 23 yun. Discovery 08. Ang na-observe ko po mga kapatid, yung pinakamaraming view, hulaan niyo pa yung topic. No? Ang pinakamaraming view, 666, Mark of the Beast. Kama, may kama yun ha. Hindi ko sinasabi yung Mark of the Beast na 666. May kama yun. Ang tataka ko, bakit yun ang pinakamaraming view? So, sabi ko kay Kuya Jun, lumingkit, yung tricycle driver dun sa labas ng gate. Kuya Jun, subukan mo kanya unahin yung topic mo yan. So, ang tinapik niya, ni-record niya, ay yung aking kaibigan. Matagal mag-sermon. Nakatulog na akong ilang beses sir ng camera. Hindi pa siya natatapos. 3 oras, actually, 3 hours, or 2 hours and 24 minutes. I think it was 3 hours. Yung kanyang sermon, sige lang, wala namang time limit sa YouTube pag nakaregister ka na. In-upload ko lang. Ang nagtataka ko, mas marami pa siyang view kay Mark Finley. Si Mark Finley, di ba, sikat na evangelist. So, nagtataka ako. Nasa computer science ako. Sinasaliksik ko yung mga statistics ng YouTube. Pagkaalaman ko, mga kapatid, na pag tinype doon sa YouTube, marka ng hayop. Isa pa lang ang nag-sermon doon ng Tagalog na marka ng hayop sa buong internet.
Nauna si Kuya Jun. Pag English ang tonight mo, mark of the list, andun si Dobat, si Rosie. Lahat ng English na, na preacher, na mga kaibigan din na, mga katulong natin sa gawain, nandun. So pag English tonight nila, hati-hati sila ng view. Pag Tagalog ang tonight nila, dun lang pupunta kay Kuya Jun. So ang ginawa ko, nag-sermon din ako ng parehong sermon. Ang nagtataka lang ako, si Kuya Jun may 36,000 view. Ako, 200 lang. So, bakit kaya? Sabi ko sa mga pastor, siguro mas magaling manalangin si Kuya Jun. Tawa-tawa sila. Pero nabasa ko sa writing sa Ellen White, hindi ko lang mahanap kaninang buong kubaga kong hinahanap sa church yung saan yung writing. Hindi daw tinatanggap ng Diyos ang servisyo ng preach na hindi naman nagbibisita sa mga pinipreach niya. Yung visitation, yung ginagawa ng mga layman. Kaya sir, iniisip ko yung effective na yun. Hindi yata ako masyado effective. Pero at least ako yung camera ng effective. Ako yung cameraman ng effective. So mga kaibigan, hindi man tayo magaling mag-preach. Tulungan lang natin yung magagaling mag-preach. Marami na tayo, matutuwa na tayo sa ating buhay. Kasi pag wala tayong ginagawa, boring. Tulog lang tayo paghapon. Pero pag may tinutulungan tayo, ayan po. So, ang nakikita ko, lahat lang tayo mag-try. Papaano nag-start na magaling mag-preach si Kuya Jun? Siyempre, nag-try din siya. Noong una ba niya? Marami ba siyang binyag noong una? Siyempre, hindi din. Si Mark Finley nga, sabi niya, noong una siya mag-preach, magaling siya mag-English, yung slide niya maganda, kasi noong una panahon, wala pang computer, yung mga film, ano? Yung may projector na may ilaw, tapos may yung kinapalitan yung mga ganun, anong tawag doon? Kung ano man yun. Basta yung slide, colorful! Tapos maganda yung venue, maganda yung sounds. Pag-appeal niya, zero. Ang sabi ni Mark Finley, nakalimutan daw niyang manalangin. Ayon pala si Mark Finley na si zero din. Nung una niya. So, not by mic, nor by PowerPoint, nor by microphone. Dapat pala, not by mic, nor by PowerPoint, but by the Lord's Spirit. Amen? Okay. So yan po, titingnan natin kung ano yung mga ginagawa ng ating mga kaibigan, kung anong nakakatulong gumana, mga technique kasi pag mag-try tayo, okay rin. By the way, kahit na hindi po masyadong effective yung evangelism natin, mag-try lang tayo. Kasi sabi nga ni Mark Finley, ang paparaan para mag-try ay subukan agad. Kasi paano mo masubukan maubos yung mga mali pag hindi mo pa sinubukan. Di ba, sir? Kaya nga sa school, merong laboratory. Susubukan mo dun para may correct yung mga mali. Yan. But we can also learn from other people's experiences. And para maikli yung trial and error, titingnan po natin kung anong mga ginagawa. Yan. So ito po yung tinatry namin dati sa siguro mga 10 years na maandar din yung radio streaming. Sa PIC, nagla-live stream kami. Hindi, yung mga kasama ko doon, sir, yung naiiwan lagi kasi labi akong wala. So, nandun din ako kanilang mga sa YouTube, sa Facebook. Tama yung sinasabi ni sir, mas marami ang tao nanonood sa Facebook kaysa sa church mismo. Meron siguro 2,000 na tao makaupo doon sa PIC. Pero pagka isang araw, ang view ng video, 6,000. Diba? So, yung camera, kahit mahal-mahal, sulit pa rin. Yung iba nagtataka, bakit yung media ministry ang mamahal ng camera, mahal ng switcher, mahal ng ilaw, mahal-mahal. Pero, pag kinumpute natin, kung mamimigay ka ng papel sa buong mundo, magkano gagastusin mo? Pag gusto mo mamigay ng video, i-record mo lang kahit na mahal, i-upload mo sa YouTube, magkano ginastos mo? Yun lang. Nandun na yun sa buong mundo. Ang tip lang, mga kaibigan, kung gusto niyo dumami yung views ng video niyo sa YouTube, ang i-title nyo ay yung tanong ng tao na masasagot kung yung video na yun ay panoorin. For example, si ang Amazing Facts, they allow us to download their videos, diba? So hindi ako nagpa-pirate. Yung mga sermons sa amazingfacts.org media library, pwede i-download. So itinanggol ko yung video ni Doug Barcelona tungkol sa hell. Ang title,
napakahiwaga na hindi mo alam kung ano. Basta, di ba sa English class, sabi nila, pag gagawa tayo ng article sa magazine, gawin yung parang catchy, yung parang maku-curious yung tao. So, ganun ang ginagawa natin normally. Pero hindi pala yun masyadong magandang idea kung ilalagay mo sa internet. Kasi, sa internet, tinatanong ng mga tao lahat ng mga problema nila sa buhay. Sa Google. Pag may, paano ba gawin ito? Google lang yan. Google lang yan. Ganun ang isip ng mga tao ngayon. Puro Google. So, tinatanong ng mga tao, where is hell? How to be saved? How do I pray? How to pray? Is God real? Mga ganun ang tanong ng tao. Ngayon, pag ang title natin, eksaktong yung tanong ng tao, at sinerch ng Google, o kaya ng YouTube, at eksakto yung tanong sa title, nandun tayo sa first page. Kung iba yung title natin dun sa tanong, nandun tayo sa 100 page. Hindi naman tayo mag-click dun, di ba? Yung first page lang tinitingnan ng tao. So yun ang tip pag magta-title tayo. Mas maganda pag yung title ay yung tanong na masasagot ng video na in-upload natin. Instead na yung mahiwagang English na title. Yan. Tumutulong din po ako dyan sa pag-aralan natin. Nananood pa kayo noon? Kay Kuya Johnson Amigan? Yung kapitulo versikulo, kilala nyo rin. Yan. Kasama kami dati doon. Yung mga gamit. Pero iba na ngayon yung unang kapitulo versikulo, yung original. So, yan po yung mga interest ko. Mahilig ako sa sound. Ang nagtataka lang ako, bakit mas magandang gamit, mas mahal? Wala talaga tayong magawa. Ganun talaga. Pero sabi nga ng Diyos kay Moses, what is in your hand? Anong nasa kamay ni Moses? Ginto ba? Tungkod lang yun. Pero natalo ng tungkod ni Moses, naging ahas, yung mga Egyptians. Kasi may kapangyarihan ng Diyos. So kahit yung cellphone natin ay mumurahin lang pag tinutulungan ng Diyos yung ating ginagawang pag according sa salita ng Diyos, mas dumadami ang result. Okay. Ayan. Kung ano-ano. Magandang malagay natin. Di ba po, pinito ko sa inyo, nung tinype natin yung marka ng hayop sa YouTube, si Kuya Jun yung lumabas. Ibig sabihin, kung nauna tayo dun sa Tagalog, siguro dapat mauna tayo sa Bisaya, sa Ilonggo, sa Cebuan, kung ano-ano pang language. Di ba? Kaya din sa AUP, lahat ng hindi ko maintindihan ng tao, pinapapasok ko sa studio ko. Pwede bang pakisermon ito? Tapos nagpa-powerpoint sila. Ano na pa yung slide siya? Hindi ko kasi maintindihan yung sinasabi niya. Ganun pa pag nakikinig tayo ng sermon na hindi natin naintindihan. Hinuhulaan ko na lang, sir. Kasi yung mga number sa Bible, yung 12, 16, 3, 16, at least sa ibang language, sa Indian na language, sa Tamil, pareho lang ang tsura ng number. So, magandang idea yun. Pwede natin i-try. Ayan, yung sabi, write the vision and make it plain. Ano pong ibig sabihin ng plain? Ito ang idea na narinig ko sa president ng IAS, si Dr. Guptil. Sabi niya, isulat. Yan yung sinabi natin kanina, na isulat natin, hindi lang tayo sermon ng sermon. Kaya nire-record ko rin. Kasi, pag namatay na ako, siguro matagal pa yun. Yung record ko sa YouTube, nandun pa yun. It will last longer than the messenger. Kaya sinusulat, nire-record, ang isang reason ko pa kung ba nire-record ko, pag nagkamali ako, at least, napunod ko yung mali ko. Or, pag may nagsabi dyan, yan si Sir Win, ang pinipreach yan, ganto. Anong kapatunayan ko? Sabi niya, tingnan mo sa video, di ba? So, transparency, for transparency. Kasi may ibang umi-invento ng kung ano-ano. Naririnig nila, pero iba yung naisip nila. Kaya meron tayong CCTV. Tiyan. Ano ibig sabihin ng plain? Ang plain, dapat malinaw. Kung magpa-powerpoint tayo, malinaw, malaki, kung sa sound, naiintindihan. Para, kasi, hindi naiintindihan, hindi siya na makano. Hindi nila mag-gets yung message. Ayun, yung message natin ang pinaka-importante. Kaya napakaganda na maintindihan. At para yung makabasa ay tumakbo. Yan. So nakaka-energize yung message natin. Kasi dapat malinaw. Kung hindi malinaw, hindi ma-hear. Walang hearing. Faith cometh by hearing. Pag hindi maintindihan, hindi magka-faith.
through hearing. And hearing by the Word of God. Pero, ang malaking hindi na di-discuss sa ministry ay ito, music. Madali nang gumawa ng record ng sermon. At maraming nag-record yan. Pero, hindi na pag-uusapan ang music. And dito tayo nagkakagulo minsan. So, dito po tinututukan yung hindi natututukan ng iba. Ilang percent ng radio ang music? Di ba? Parang halos lahat yata, music. Pag puro sermon, mahirap makinig. Pag may music, masaya. Kasi kahit hindi ka nakikinig, pumapasok yung mensahe sa isip. Magandang gamitin ang music sa evangelism. Sa book na Evangelism, page 496, Soul-Saving Instrumentality, the melody of song poured forth from many hearts in clear, o clear pa rin, dapat naiintindihan, distinct utterance. Nilagay ko talaga yung distinct. Kasi sabi ng aking voice teacher, you have to overemphasize the T's and the S's. O, nag-o-o si... And yung mga hindi masyado, kasi yung high frequency sounds, hindi yan nakakalayo. Kaya babawiin mo sa overemphasis sa microphone. Clear. Yung R, minsan mas maganda yung R. Parang Indonesian. Good morning, sir. O, diba? Is one of the instrumentalities in the working of saving souls. Kaya, medyo sabi nila, buti dito sa church ninyo, maliit lang. Hindi masyado mahirap yung audio. Pag sa PIC, ang laki. Pag nagsa, at saka sa ayas, at saka sa gymnasium. Pag nag-hello, maririnig mo yung hello, babalik sa'yo. Pag nagsalita ka ulit na hindi matapos yung isang hello mo, yung echo mo, nagpapatong-patong yun sa tainga ng tao. Dito sa ating church na maliit, at yun ng Finster, ito, okay lang, kahit hindi masyado komplikado. Is one of God's instrumentalities in the saving work of saving souls. Amen. So yung kanta natin, yung magagaling sa music, gagamitin niya ng Diyos. The power of song, it cheered the Israelites with sacred song. It helped them memorize the Word of God. It is a power to subdue rude and uncultivated nature. Minsan yung mga kaibigan ko, nag-aaway na. Sabi ko, kanta tayo. Kanta kami. Pagkatapos ng kanta, hindi na ba? Nabawasan na yung kanilang katapangan sa isa't isa. It quickens thought. Kaya yung magagaling sa music, magagaling din sa klase. Agree ba kayo? Mas magaling kayo kaysa pag hindi kayo magaling sa music. Di ba? Paano nyo mamimeasure? To awaken sympathy, yan, yung tatapang kantahan natin, nagiging peaceful. Promote harmony of action and to banish the gloom. Pag malungkot, kanta lang tayo. Okay. Yan yung ginawa ng Israel and to destroy and forbidding the destroy courage and weaken effort. Okay. It is also the most effective of impressing the heart with spiritual truth. So, yung mga kanta pala natin dito, maganda rin yung i-record kasi maraming nagla-like din sa, actually mas maraming nagla-like sa song kaysa sa sermon. Masarap kasi pakinggan. With spiritual truth at saka nakakapahina ng temptation, nakakapalakas ng courage and gladness. Okay. It is a continual sermon. And si Moses, ginawa niyang mga kanta yung mga truth. It is also used to war. Meron akong kanta na rinig sa ayas. Sana pwede kong kantahin dito. Yung African gumawa ng kanta. Ang kanta niya ay Die Busy. Sabi niya, yung kanta, narinig niya yan, Die Busy. Lahat ng tao sa audience, magigising. Kasi bakit na yung mga tao, may dalilang cellphone? Bakit yung mga tao, tulog? Bakit yung we are busy, we are busy. To restrain, napakaganda kasi kahit pinapatamaan kayo ng kanta, hindi natatamaan, hindi masakit, kasi nakakatawa. Kasi kanta eh, parang joke. Pero tama yung sinasabi na huwag tayo masyadong busy. Wala, hindi na makasimba, hindi na makabasa ng Bible, hindi na makapray, kasi busy daw. To reprove and encourage, it is a continual sermon. So, isummarize natin yung maraming chapters sa book na Evangelism tungkol sa kanta. It is far-reaching, it is attracting to the truth, it is a connecting link with God, song, and it is used to resist the enemy and brings heaven's gladness. It is the song of praise, weaken against discouragement,
to conserve Christian experience. Yan po yung mga headers ng mga paragraph na tinawag. Song is the most effective means of impressing spiritual truth upon the heart. Na ngayon, pero may mga problema. Ano yung mga music that is acceptable to God? Sabi ni Ellen White, ang mga propeta ng Diyos, simula sa Bible, basahin niyo yung Great Controversy, basahin niyo yung Spirit of Prophecy, ang katotohanan galing sa Diyos, may encouragement, pero may patama din yan. Kasi tayo, we are not perfect. Kailangan natin ma-sanctify, maayos, matanggal yung mga basura sa ating buhay, ating mga isip. So sabi ni Ellen White, yung mga kanta doon sa hindi naman kailangan superfluities in worship in blank, hindi na sinabi kung saan, must be strenuously avoided. Ibig sabihin, may music na kailangan tayong iwasan. Ano yung acceptable to God? Music is acceptable to God only when the heart is sanctified and made soft. Oh, pag nakakapalamot ng puso yung music, yan daw yung acceptable to God. Pero kung nagagalit tayo pag kumakanta na tas tinanggal yung kanta, mas lalo tayo nagagalit, nagiging tayong rebellious, baka hindi yun yung best music. But many who delight in music know nothing of making melody in their hearts Lord. Their heart is gone after their idols. Alam niyo mga kaibigan, ang talento ng Diyos, pagpapara yan. Pero minsan, ginagamit din yung temptation. Katulad ng pagkain, o yung lecture ni Sir Edgar, pagkain, pagpapara. Pero pag kain ka na kain ng kung ano, nagiging na rin curse. Yung talento ng music, si Satanas, si Lucifer ang pinakamaligigaling sa langit. Pero dahil sa pagalingan niya, at kagandahan niya, at kapugian niya, at kanyang talent, influence, at power, lumaki yung kanyang ulo. Kaya, yung mga magaganda dyan, nakikinig ba kayo? Kung iniisip niyo, kung iniisip niyo magaganda kayo, kung iniisip natin na talented tayo, kung iniisip natin na may influence tayo o may pera tayo, tayo mag-iingat. Kasi ang mga gift na yan, baka lumaki ang ating ulo, maging tayong Lucifer. Maging idol yung music. Minsan, music nagiging idol. Pag tinatama na ng Bible and Spirit of Prophecy, gagalit na tayo. Bakit tayo nagalit? Siyempre. Diba? Parang yung ayaw mag-vegetarian. Pag tinanggal mo, magagalit. Bakit? Eh, kasi hinahanap niya yun. Diba? Kaya, ang isa sa mga pinakanakita kong effective, ito mga kapatid, dahil ang gusto ni Sir Orlex ay effective. Ako po ay hindi theologian. Ako ay hindi pastor. Ako ay driver lamang ng mga pastor. Kaya mamaya pag-alis, ay pupunta ako doon. Kompidirect ko naman si Pastor Paul. Mga driver ako ng pastor. Nakikinig lang ako at ginagaya-gaya ko yung sinasabi niya. Ganyan lang. Kasi wala naman nagbabago sa ating mensahe. Pakinggan niyo si Job Batsilo. Pakinggan niyo si Mark Finley. Pareho naman yung message niya, iba-iba lang na napakatamis sa ating pandinig ng katotohanan. So, bakit tayo napunta dun? The heart is gone after their idols. Ayan, kasi masyadong masakit kaya dumami na yung pwede. Oy, naalala ko na po. Effective evangelism. So, hindi lang po mga pastor yung ginag-drive. Pati mga estudyante na nag-outreach. Tumahan po kailangan yung sakyan. Text yun lang si Sir Olex. At ako rin, minsan pumunta ako sa gate ng AV. Pag may mga tao doon, saan kayo pumunta? Pag hindi masyado malayo. Pag lang magtutulong gate. Dito lang sa matapit. Kasi, sino na ngayon, sila na ngayon gusto mag-outreach, di masaya rin na tulungan sila. Diba? Mag-gate pass lang kayo. Kasi, a good shepherd counts his sheep. Diba? Kaya nga may gate, itilangin yung tupa. Pag kulang, hahanapin. Pag hindi kayo nag-gate pass, yung estudyante ako, marami akong kaibigan din nag-gate pass. Muntik na kami nalulun, muntik na kami nabangga, muntik na parang walang kasamang angel. May iba ka pang kaibigan. Mag na lang. Okay. Effective evangelism. Pabalik tayo, sir. Fasting. Matagal na ako tumutulong sa Voice of Youth. Matagal na akong nagda-drive para sa mga pastor natin. Matagal na akong nagbibigay ng DVD. Napaubos ako ng libo-libong DVD. Sir, iwan ko lang kung may napabinyagan.
Sabi kasi sa Bible, so upon all waters. So magbibigay ka ng paper, magbibigay ka ng DVD, mag-upload ka sa YouTube, mag-upload ka sa Facebook. Lagayan mo lahat kasi ang salita ng Diyos daw, hindi daw yan magwawalang bunga. Papalik daw yan. Ang sabi nga sa Christian service, sa last chapter, minsan yung reward ay yung result pagkatapos hindi mo na nakikita kasi namatay ka na. Pagkadaming oras, pagkadaming panahon, saka lang nagkakaraso. Pero ang salita ng Diyos daw ay laging may resulta. The word of the Lord, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Yung salita ng Diyos ang napakahalaga. Fasting! So, yung mga kasama ko, nag-fasting sila. Ito po ang pinakamalaking tip na pwede ko ibigay sa inyo. Yung iba alam niyo na kasi. Yung fasting, sinubukan ko. Lalo ko sinubukan kasi nag-outreach kami dyan sa ganyan. Sabi ng mga pinag-drive mo si Jato, sabi ko, kain na kayo. Ay, hindi kami kakain, sir. Sabi ko, bakit? Eh, fasting kami. Oh, ngayon, mga tanghali lang o di buong sabat, sir. Ah, pag, so, dalawang meal. O, oh, sir, mamayang gawin pa kami kain. Ah, alam niyo, may kasabihan. Monkey see, monkey do. So, sabi ko, gayahin ko kaya. Gaya-gaya rin ako. Kahit mga si Janty, ginagaya ko. Subukan ko. Pero hindi yung decision. Experiment yun. O, di ba? Parang yung pag-vegetarian ko. Hindi naman ako nag-decide na mag-vegetarian. Sinubukan ko lang. Since 2004. Hanggang ngayon, sinusubukan ko lang. Hindi naman ako seryoso. Pwede ako kumain ng isda. Ng, ano ba yan? Yung nandun sa Leviticus 11. Pero, ayaw ko lang. Di ba? Mapipilit niya ba ako? Ayaw ko. Buti pa yung ayaw, hindi niya mapilit. Yung vegetarian, pinipilit niya kumain. Grabe na. So, huwag kayo masyado seryoso. Subukan niyo lang. Ganun po yung fasting. Sinubukan ko yung ginagawa ng estudyante ko. Kaya lang, yung mga estudyante pinag-drive ko, sila nag-backslide. Kasi nagagalit na yung brethren sa kanila na hindi sila kumakain ng tanghali. Ako, wala naman akong pakialam kung magalit sila o hindi. Hindi naman ako church politician. Gusto ko lang mag-experiment. So, nagtatago ako ng sasakyan ko pag tanghali. 1 year, sinubukan ko, sir. At hindi ko alam kung maintindihan ko anong nangyari at paano ko explain. Pero after 1 year kong nagpa-fasting ng tanghali, pero hindi ako nagpa-fasting na, uy, ilang oras na lang kakain ako. Hindi ganun. Ang mag-fasting, may ginagawa ka, nag-outreach. Huwag ka mag-fasting. Mag-fasting ako 12 hours. 1, 2, 3, 4. Yun hindi lang may oras, pero wala kang ginagawa. Ganyan yung ginagawa ng Pharisees. Nagbabasa sila ng Bible, nag-pray sila dun sa dingding, tapos nag-pray sila sa kalsada, hindi sila nag-outreach. Yun yung mistake ng Pharisee. Hindi sila gumawa ng missionary work. Kaya nung gumawa ng missionary work si Jesus, pinersecute nila. Kasi naingit sila mas maraming sumusunod. Pag mag-fasting tayo at prayer and Bible study, dapat may gagawin tayong missionary work. Anong nangyari after 1 year? Aba, na-surprise ako mga kapatid. Kahit saan ako pupunta, na church, pag nakita nila ako pumasok, sabihin nila, ikaw ang speaker. Di ba sa iyong pila? Ganda nung baro mo, ikaw ang speaker. So, napapagod, naubos na yung aking sermon. Hindi na ako sa church kasi lagi na lang ako tinuturo. Punta ako sa kabilang church. Uy, ikaw ang speaker. So, kahit saan ako pumunta, sir, nagtataka ako. Ako ang speaker lagi. Napagod na ako sa kasasabi ng sermon ko. Kasi kunti lang yung sermon ko eh. Tatlo lang yata. Siguro, napagod na ako sa sariling sermon ko. At ina-upload ko pa lahat. Ang nagtataka ako, sabi ko baka napanood na nila sa ano. So, medyo nahihiya na ako. Nilipat na ako ng church kahit hindi nila ako kilala. Minsan Friday, saan ka pupunta bukas? Hindi ko alam. Pero pag umaga na, kailangan ng speaker dito. Walang arrangement. Tapos, naging nag-speaker din ako sa crusade. Tatlong, hindi naman crusade, yung evangelism na maliit. Hindi naman ako pastor, hindi naman ako estudyante ng theology. Nagkasakit lang yung speaker. O kaya kailangan nila na sasakyan papunta doon. So ako na rin yung speaker kasi mag-drive. Matipis silang pamasahe. Hindi ko alam kung anong nangyari. Tapos, yung mga tinutulong ako ng ministry, talagang pinagpapala sila ng Diyos. Maraming baptism, daan-daan. Mga kapatid, may goal, maganda yung may goal sa buhay. Na magkakako tayo ng daan-daan sa ministry. Tulungan kayo ng Diyos. Wala naman nagbago sa akin. Ganito pa rin ako, nakakarag-karag na tao. Pero ang Diyos,
ang naglagay sa akin sa napakaraming ministry. Makikita talaga natin, hindi talaga tayo yung gumagawa. Kasi, wala pa rin naman ako alam. Driver pa rin naman ako ng mga sigyan. Pero yung mga tinutulungan ko, na-observe ko, pinagpapala sila ng Diyos. Tapos, napumunta ako sa maraming ministry na napaka na pinagpapala ng Diyos. So, tuwang-tuwa ako. Actually, napagod ako sa speaker. Sabi ko, tama na itong fasting na to. Tumigil ako, mga kapatid, sa pag-fasting. Tumigil ako sa pag-fasting, tumigil din yung mga evangelism. Tumigil din yung mga pag-i-speaker. Ano pa? Yun. Yung mga baptism, bumaba din. Normal na lang. Parang yung kumakain ako lagi. Lagi. Na-prove ko, positively and negatively. Diba? Kasi pag may kailangan may prove pataas, pag tinanggal mo, dapat bababa yun. Kung yun talaga yung factor. Diba? So, talagang gumagana. Kung tatanungin niya ako kung bakit, hindi ko rin alam. Pero yun ang nakita ko sa Bible, mga kapatid. Diba? Lahat ng ginamit ng Diyos ng malakihang paraan sa kaligtasan ng tao, nag-fasting. Si Moses, 40 days, 40 nights. By the way, sabi ng Spirit of Prophecy, we are not called to fast 40 days and 40 nights. Huwag po kayo magpa-fasting ng 40 days and 40 nights na dere-derecho. Sabi ni Ellen White, huwag kayo magaganon. Hindi kayo tinatawagan magaganon. Ay, mabuti sinabi ko agad. Baka sumukan niyo mamaya hanggang next month. At saka yun kung sabi ko, dapat may gagawin kayo. Huwag kayong walang ginagawa. Kasi, pag nag-fasting kayo, na wala kayong ginagawa. Ang aking interpretation sa literature na binasa ko tungkol sa fasting, yung fasting, it, sa aking opinion at observation, fasting puts you more in touch with the supernatural world. But there is a problem. There are two forces in the supernatural world. There is an evil force and a good force. That's why when Jesus fasted, sino nakita niya? Satanas. So, kung hindi ka sumusunod kay Satanas before ka mag-fasting, hindi ka rin susunod pag nakita mo na siya harapan. Pero pag sumusunod ka kay Satanas, kahit nang hindi ka mag-fast, pag nag-fasting ka, nakikita mo na yung mga anghel, may narinig ka mga bagay, susunod ka rin. Diba? So, sumunod muna tayo. Hindi ko alam kung gusto niyang subukan. Pero huwag kayo mag-fasting ng 40 days and 40 nights according to the Spirit of Prophecy. So, ano yung fasting na sinubukan ko? Umaga lang tsaka tanghali ng Sabado. Pero, kinukwinta-kwinta ko mga kapatid, siguro, pag kinukwint mo yung morning and noon, baka naka 40 days na ako na equivalent. Baka! Ay, hindi ko alam. Subukan nyo na lang po para makita natin kung pareho yung ating experience. By the way, sa matatanda, iba yung fasting. Katulad ni Paul, iba rin yung fasting. So, yun po isa sa mga nakikita kong effective. Hindi ko alam kung paano explain, pero nangyayari. In the Bible, Spirit of Prophecy also, and in my experience, and the experience of other people who are very powerful in the Lord's Word. Yung kaibigan kong isa, si Pastor Paul, sabi niya, "Man, it is the only Sabbath I am eating in the morning." Sabi ko, "Really?" "Yeah, for the last 24 years, I did not eat Sabbath breakfast." Sabi ko, "Totoo." Totoo. So, hindi rin ako makain ng breakfast. Pag, ang na-observe ko lang, pag hindi ko makain ng breakfast pag Sabado, maraming pag-speaker, pero walang evangelism. Sa aking experience lang. Po. Time na po. Okay. So, ayan. Yun yung mga... Ngayon, last lesson sa music. Kung gusto natin malaman kung ano yung music sa langit, merong taong nakarinig, si Sister White. At nung narinig niya, lahat ng kaparehong music na kaparehong narinig niya sa langit, sa vision niya, sinulat niya sa book. At yung book, ginawang hymnal. At kinolekta ni James Nix, yung E.G. White State Director, lahat ng favorite siya si E.G. White. Kung gusto natin makita o marinig yung parang sa langit na songs, andyan. Pero actually, mga hymns siya. So, huwag na natin dagdagan kung ano man yung style na naisip natin. Ayan po. So, dito na tayo. Marami na nakunta sa
technology, hindi naman kailangan mahal. Basta gagamitin natin prayerfully. Meron pa po isang napaka, yung gusto kong tip kung gusto natin mag-effective evangelism. Kung pag umaga, imanalangin tayo sa Diyos kung anong assignment niya sa atin. Lord, anong gagawin ko ngayong araw? Parang siya ba yung boss natin? Pag tapos na yung ating paperwork, yung classwork, Lord, anong gusto niyo ipagawa sa akin? Pag manalangin ako ng ganyan, pag wala akong ginagawa, yung idea na mapasok sa isip ko, pag ginawa ko, napakaganda. Parang galing sa langit. Parang ang Diyos ang nagbigay ng idea. Ang Diyos ang nagpa-success sa idea. So magtanong lang tayo ng activity sa Diyos. Hingi tayo ng assignment sa Diyos. Bibigyan niya tayo ng assignment according kung anong kailangan natin gawin. Huwag tayong mayabang. Maraming magagaling mag-sermon. Pero pag mayabang, may problema. Kunti lang yung... By the way, kahit tayo makasalanan, kahit yung mga masasamang tao pag nag-sermon, bakit may nagpapabinyag? Fake na pastor, fake na preacher. Kasi, ang liwanag ng Diyos, tumatagos sa imperfect na vessel. Hindi ibig sabihin maraming mabinyag, you are a good guy. Sometimes it works because magaling ka mag-sermon. Ibig sabihin, we have to be live holy lives. Ayan, internet radio, pwede rin tayo mag-try ng internet radio. Ay, ito mga amazing facts. Alam niyo ba, lahat ng amazing facts din, digital lang. Pinatulungan ko lang si Sir Edgar. Nakakita na kayo ng ministry na napakaraming binyag kasi ang dami ng coins sa bulsa natin. Amazing facts, di ba? Ang observation ni Mark Finley, yung masunod, mahilig sumunod sa instruction ng Diyos, mas maraming resulta. Ganun lang po. Ang Diyos ang may author ng gospel. Kung gusto natin marami resulta, sunod tayo ng marami. 3ABA, nakakita ba kayo ng rock music dyan? Diba? Huwag na kayo mag-isip maglagay ng rock music sa ministry. AWR, ayan, maraming nakikinig sa internet. By the way, ang nagtatype sa Google ng how to pray every month, 3.3 million. Dami! How to be saved? 5.5 million every month nagtatype, how can I be saved? Meron pa isa, what is the true Sabbath? What is the Sabbath? 11 million nagtatype, what is the Sabbath? Ang naganda dun, pag nagtype sa Google, what is the Sabbath? Yung buong first page, lahat galing sa Seventh-day Adventist Church na mga link. Amen? Amen. Tayong nakakaalam kung paano sumuway. Kung paano keep ang Sabbath. Kung ano yung Sabbath. Ayan. Internet, radio. Pwede rin natin subukan yan. Okay. Siguro, dahil time na po, sabi ko na yung titles. Sa Facebook, pag nag-post ka, habang tumatagal, nawawala. Sa YouTube, habang tumatagal, dumadami view, dumadami rin yung recommendation. So, gamitin natin parehong advantage. Okay. Ano pong mga question? Meron po mga question? Yes, sir. May nagsabi pa na question. Copyright! Ayun! Ito, mahalaga rin ito. Kaya kanta lang kayo ng Tagalog na song. Kasi pag nag-cross kayo ng copyrighted song, automated yung ano, paghanap ng mga copyrighted song sa YouTube tsaka sa Facebook. Sa PIC, pag may kumanta din na copyrighted song, kineterminate ng Facebook yung aming live stream. Kaya hindi namin gusto, usually, sa sermon lang. Sa YouTube din, ganun. Pag naglagay ka ng copyrighted, nilalagyan ng YouTube ng advertisement para i-happy sila ng YouTube at saka ng may-ari ng copyright ng income sa ads. Ikaw, wag na. Kung hindi na kag-enable. So, sabi kasi, thou shalt not steal. Di ba? And sabi sa writings ni Ellen White, the author ay property niya yung kanyang ginagawa. Next, gano'ng maraming internet connection ang kailangan? Yun, kailangan seryoso ang internet connection. Upload. Yung cellphone, pwede na yan pang live. Ayan lang po. Pag radio lang, madali lang. Okay, kung wala na pong tanong,
Kung gusto niyo malinaw ang boses, kapitan niyo yung cellphone niyo ng iPhone lapel. Papaya ng Android lapel. Kung gusto niyo mag-capture ng camera diretso ng linaw, ito. Pag may tanong po kayo na technical, itanong niyo na lang sa akin later. Hanapin niyo lang ako sa Facebook. Ang pangalan ko po, Winelfred Pasamba. Winelfred. Ako lang ang may Winelfred na pangalan sa buong mundo. At present. Sa pag-inugin niyo, Winelfred. Ayan po. Tanong na lang kasi, aside from pabago-bago yung technology, iba-iba yung sagot, depende kung kailan nyo itanong, Sabado, mahirap nang mag-usap ng masyadong maraming tornilyo at sa kuryente. Kasi, mamayang gabi pwede. Ayan po yung mga ginagamit namin, mga kagamitan mo, ginagamit ng Diyos. Kung magsisimula po kayo ng kunti lang ang view, okay lang. For the last 3 years, tatlo lang ang viewer, 1 to 5 lang ang viewer. Sa PIC, for the first 2 years, 5 lang ang viewer. Every day, every Sabbath. So, kunti lang. Walang nagsisimula ng malakihan. Most of the time, we start small. Ayan. Yung mga successful na ministry, magtatanong kayo, paano nila ginawa? 13 years na po silang nagra-radyo. Marami na silang experience sumagot ng questions. And mas matagal pa silang nagli-layman. Kaya, magbilis sila sumagot. Alam nyo nila halos kung anong tinatanong nyo. Ayan po. At pinagpapala ng Diyos ang ministry. Wala akong binabayad sa YouTube, pero dumadami ng dumadami yung views ko through the years. And anybody can do this. There is nothing special. Ayan, si Dr. Willie Ong, kilala niyo ba yan? iPhone lang yan, pero ang daming viewer. Nakaka-inspire. iPhone lang. Yun yan, ano? Palit-palit sila ng asawa nila kung sino gumahawak ng iPhone. Pero ang daming viewer. May kasabihan sa development and communication, content is king. Hindi yan sa quality ng video o sa galing ng tunog. Yung hinahanap nilang information. Yung katotohanan, kaligtasan. So God gives truth. It is nice to share it. God impresses us to pray for an assignment. God gives us talents, friends, interests, experience, opportunities, and success depends on how much we follow God. So yun lang po. Parang wala naman kayong tanong. And no more question? Wala daw po. Okay, let me just close the message prayer. Our Father in Heaven, we praise you, Lord, for the opportunity to bring people to God. We ask, Lord, that you help us to be humble, you help us to be submissive to you help us to listen to your voice and to follow your leading and to obey your commands. Be merciful to us, Lord, in all our sins. Please forgive us. Thank you for the gift of salvation. Give us wisdom and understanding so that others also can benefit from the gift of salvation. Thank you for hearing our prayers. Thank you for this church. Thank you for the church organization, for our school, for our students, for your talents, for your calling. In Jesus' name we pray. Amen. Maganda yung ating lecture.